papayang at tsara. Nagluto ako ng papayang at tsara. At ito ay may ingredients na 2 ulong bawang, 5 ulong sibuyas, 2 carrots, 2 bell pepper, kainaman, 1/8 na luya, 1 litrong suka, 3/4 na sukal, salt to taste. Ito ay may lahok na carrot, munting kaalaman. Natulong ito upang tumigil ang pagtatae. Ang isang carrot ay napakaganda sa katawan. Ito ay tumutulong sa cancer, constipation, at nagbibigay rin ito ng zinc. Ang zinc ay nakagaganda sa mata. At ito ay tumutulong din sa balat upang huwag agad tumanda. Nagpapaganda rin ito ng ating malinaw na pagtingin sa mga bagay-bagay. Masustansyang panglahok o gulay ang karot. Ito ay may karot. Ang karot ay may calcium, iron, phosphorus, vitamin A, B, at C. At itong atsara na papaya ay may bawang. At ang bawang ay magandang kainin ng may mga high blood. Another munting kaalaman, paano iiwasan ang high blood? Marami itong kaparaanan at narito ang ilan. Palagi ang mag-ehersisyo kahit 30 minuto bawat araw. Pampalakas ng katawan, maaaring 30 minuto o kung kaya ay 1 oras. Sa mga may sakit, dahan-dahan lang ang paglikot. Kasi nga, mahirap ilikot ang katawang may dinaramdam. So, konting galaw-galaw lang. Iwasang magalit. Mag-isip ng mga problema. Di ito makatutulong kung may high blood. Panatilihing masaya ang buhay. Iwasan ang pagkain ng matatabang baboy. Huwag gamitin ang mantika ng baboy na pangluto. Malimit sa pagtitipid ay nagagamit ito. Gumamit ng mantika na gawa sa halaman. Iwasan ang lamang loob. Ang pagkain ng lamang loob tulad ng baboy o baka. Marami itong nadadalang sakit sa katawan. Iwasan din ang pagkain ng cakes, pastries, o mga minatamis at mga kahin tulad nito na maraming asukal. Laging uminom ng 7 basong tubig o higit pa.
makatutulong ito sa pagdaloy ng dugo at hindi at para huwag magpawis ang katawan. Iwasan ang alcoholic drink at makukulay na inumin pag nasa labas ng tahanan ay maraming nabibiling makukulay na inumin. Kung maaari, magdala na lamang ng tubig. Matulog ng maaga. Kung maaari, 7 oras sa gabi. Kalimitan, ang tumatanda na ay nagigising ng maaga. Bumabalik uli sa pagtulog, subalit hindi makatulog. Pwede namang mahiga, ihiga ang katawan at ipahinga. Baka sakaling mag-antok. At nang dahil dito, ay mapapanauli ang kasiglahan at lakas ng katawan. Huwag kalimutang mamahinga pagkatapos kumain ng tanghalian. Makakalakas ito sa mga katawan. Umidlip kahit 30 minuto sa tanghali. Sa karamihan ng gawain, nakakalimutan na natin ang magpahinga. Ito ay kailangan ng katawan, lalo na at tumatanda na ang mga tao. Ang makinaryaman ay ipinapahinga. So, higit ang ating mga katawan. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share. This is Florita Datuin. Marami pong salamat. Hanggang sa muli.